Alam nyo ba na yung mga itlog nyo, yung siyam na itlog nyo ay pwede nyong pagkakitaan at gawing negosyo? Dahil dyan po makakagawa na tayo ng dalawang dessert na talaga naman pong napakasarap at papatok sa ating mga panlasa. Tara na po at mag-umpisa na po tayong magluto! Paghiwalayin po muna natin yung ating egg yolk at egg whites. Nakadepende na po ito sa inyo kung may pamamaraan po kayo na paghihiwalay nito. Sa akin po, ganito lang po yung aking ginagawa. Bali, pinaghihiwalay ko po ito sa isang mangkok. Then yung egg yolk, ilalagay ko po sa isang lalagyan. Ganun rin po yung egg white, ilalagay ko rin po sa isang lalagyan. Nang sa ganun, kung sakaling may sira po yung itlog na aking nabuksan, hindi po madadama yung iba pa pong itlog. Kung mapapansin nyo po, bali 8 egg yolk lang po yung hiniwalay ko at yung nasa kabila naman po, yun naman po yung laman ng egg whites ng 8 itlog dahil yung isang buo po ay ilalagay ko po rito kasama po ng ating egg yolk. Dahil nga po, magkakaiba yung size na itlog na ating gamit, pare lang po sa karagdagan yung idea, sinukat ko po ito by cup, nasa 1¼ cup po or 275 grams yung egg whites po na ating ginamit dito. Sa isang mixing bowl po, salain lang natin yung ating gagamiting harina. Dito po ang gamit ko ay cake flour, pero kung sakali pong all-purpose flour yung available po sa inyo, pwedeng-pwede rin naman pong yan po yung inyong gamitin. Much better nga rin po pala na salain rin natin yung ating ilalagay na baking powder para makasigurado po talaga tayo na wala rin po itong buo-buo. Maglagay rin po tayo rito ng kaunting asin, asukal at tubig. Pero kung sakali po na ang gusto nyong ilagay ay evaporated milk or fresh milk, pwedeng-pwede naman po. Haluin lang din po natin ito ng dahan-dahan at iwasan po natin ito po ay ma-overmix. Kung umabot ka sa parting ito ng ating video, malamang nagugustuhan mo po ito. Comment nyo nga po kung taga saan kayo nang malaman naman po ng inyong Mommy Loves kung hanggang saan po umaabot ito pong ating mga video recipe. Then, yung hiniwalay po nating egg whites, lagyan lang po natin ng suka. Ito po yung ating gagawing meringue. Na dito po, marami pa po yung sinasabi nilang pumapalya raw po sila. Una, dapat po siguraduhin natin na yung mga gagamitin natin, katulad po nitong mixing bowl at yun pong ating pinaka wire whisk, ay hindi po dapat basa at hindi rin po nagmamantika. Makakaapekto po kasi talaga yan dun po sa ating gagawing meringue. Then once na ito po ay protein na, dahan-dahan na po natin ilalagay yung ating pong asukal. Much better rin po na white sugar yung inyong gamitin para puting-puti po talaga yung magagawa nyo pong meringue. Another tip po para makasigurado kayo na hindi po oily yung mga gagamitin nyo dito, pwede po kayong maglagay ng kaunting vinegar kahit anong brand po sa tissue or malinis po na tela. Then ipunas nyo po ito sa mixing bowl at sa wire whisk o sa lahat po ng gagamitin ninyo sa paggawa po ng meringue. Kapag nakuha nyo na po yung ganitong peak at mapapansin nyo naman po na yung inyong bowl ay hindi na po basta-basta gumagalaw yung meringue na inyo pong ginawa, ready na po itong ihalo dun po sa ating ginawang butter. Hatiin nyo po ito hanggang sa 3 addition nang sa ganon hindi rin po kayo mahirapan sa paghahalo nito. Gagamitin nyo lang po yung cut and fold process na katulad po na nakikita nyo sa akin pong ginagawa ngayon. Para po sa magandang resulta ng ating gagawing puto cake, iwasan nyo rin po na ito po ay ma-overmix. Basta makita nyo po na iisa na po yung kulay, tigilan na po sa paghahalo at ready na po itong lutuin. Then dito po, large puto molder yung aking gamit. Then nilagyan ko lang din po ito ng cupcake liner. Sa paglalagay po ng ating mixture, halos puno po dun po sa ating molder at i-flatten lang po natin yung pinakaibabaw nito. Optional lang po yung paglalagay ng keso pero syempre masasarap po ito kapag naglagay po kayo. Dahan-dahan nyo lang po itong ilagay dun po sa pinakaibabaw. Then i-steam po natin ito over medium heat ng 18 to 20 minutes.
At heto na nga po yung ating napaka-soft and fluffy na puto cake. Natingnan nyo naman po yung pinaka-texture kung gaano po ito kakinis at kalambot. Sa ating mga simpleng recipe, makakagawa na po kayo rito ng 40 pieces. Makikita nyo nga po pala ang buong listahan ng ating mga sangkap sa bandang dulo nitong ating video at ilalagay ko na rin po dyan po sa ating description box. Samantala, yung atin pong egg yolk na hinaluan po natin ng isang pirasong whole egg, lagyan po natin ito ng kaunting vanilla kung sakaling available lang po ito sa inyo. Kung sakaling wala naman po, pwedeng patakan nyo po ito ng isang pirasong kalamansi. Salain lang po para matanggal po yung pinakabuto. Then dagdagan po natin ito ng condensed milk at evaporated milk. Haluing mabuti at salain po natin ito ng 3 hanggang 4 na beses. Tig 2 tablespoon naman po ng asukal yung ating nilagay sa bawat llanera. Medium size po yung gamit natin dito at nakaramelize na po natin ito. Makaka 4 cups po yung ating mixture kaya kung gusto niyo pong tigwa 1 cup lang po sa bawat llanera, 4 na llanera po yung mapaglalagyan ninyo pero sa akin mas gusto ko pong medyo makapal kaya po yung buo nating mixture hinati ko lang po sa 3 llanera. Balutin po natin ng aluminum foil yung pinakaibabaw para maiwasan pong matuluan ito ng tubig once ini-steam na po natin. Then bago pa po kumulo yung tubig po doon po sa ating steamer, isa lang na po natin ito. Then over low heat, lutuin po natin ito ng 1 hour up to 1.5 hour. Depende pa rin po kasi sa lakas ng apoy na inyong inilagay at doon po sa kung gaano kakapal or kadami po yung mixture na inyo rin pong nailagay. After 1 hour, i-check nyo po ito. Sa pag-check po, pwedeng galawin nyo po ng kaunti yung inyong llanera. Once na ito po talaga ay maalog pa, meaning magdagdag pa po kayo ng oras sa pagluluto. Sa pag-check pa rin po, pwede rin po kayong mag-toothpick test. Or pwede rin pong idampi nyo ng bahagya sa pinakaibabaw yung inyong daliri. Once na wala na pong dumikit dito, meaning luto na po yung inyong leche flan. Hanguin at malamigin bago po i-unmold. And tcharan! Heto na nga po yung nagawa natin doon po sa siyam na itlog natin. Meron na tayong napakakinis at napaka-creamy na leche flan na talaga naman pong napakasarap ng lasa. May soft and fluffy pa po tayo na puto cake na pwedeng-pwede po talaga nating pagkakitaan all year round. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong Mommy Loves ng isang makabuluhang video at makatulong nawa ito sa inyong pamilya at sa inyong pong pangnegosyo.